Oh, panoorin pa ba ninyo yan? May panahon pa ba kayong manood yan? E alam na natin ang totoong mga pangyayari sa 72 hours. Hindi lang 72 hours. Napakahaba. Yun, yung mga tanga. Yan ang panoorin nyo dyan. Pero, hindi pa rin mababago ang katotohanan. Yun nga, gumanap daw dyan na Cory Aquino yata ang ginanapan niyang papel. Si Giselle Sanchez. Pinagtapat niya eh. Sa kanyang kolom. Nagko-kolom na pala ito. Nangungulam na rin pala ito. Kulamnista na rin, mga kaibigan. Sabi niya, nagulat daw siya. Nung dun sa isang tagpo na ang dialogue niya, yung, sa tagpo na yon ay sasabihin niya na, kausap niya Amerikano na tanggalin niyo si Marcos dito. Yung, pinapakausap daw na gano'n. Saan niyo narinig yun? Kwentong kulangot yun, pati yung mga nagmamadyong, mga kaibigan. Balitang kutsero yun. Yun ay mga fake news sa panahon ni Cory. Alam ko, I should know. Kasi, naging loyalist ako eh. Kaya lang nga, kasi broadcaster tayo, ang programa natin nun ay hindi kasing garapal ng mga nagprograma sa radyo bigla. Dumami yun kasi pinondohan yun eh. Alam ni General Isleta yan eh. Mga kaibigan, no, alam na alam niya yan kasi nireport yan sa kanya eh. Na binabayaran yung mga programa ng loyalist, pinopondohan yun. Kasama yun para pabagsakin nun si Cory Aquino, mga kaibigan. Pero alam niyo kung gaano kabait yung gobyerno ni Cory noon? Si Cory, marami rin kapintasan niyan. Si Cory kasi hindi naman politiko yun eh. Pero marami tayong dapat na kilalanin na nagawa si Cory kahit papano. Una, si Cory, katulad nung DCM inon, sinarayon. Tinanggal niya yung taong gumawa ng katarantaduhan na yun, si Alquas. Mga kaibigan, sinibak ni Cory yung nagsip-sip kay Cory. Akalain mo eh, demokrasya pagkatapos eh, sinara niya kasi ano, revolutionary government. Kung ano ang gagawin nila, yun lahat, yun lang ang batas, mga kaibigan. O inabuso ba ni Cory yun? Hindi, mga kaibigan. Kaya nga nakapagsalita mga loyalist noon eh. Lahat ng radyo binabayaran ng loyalist, mga kaibigan. Nabuhay sa paninira kay Cory. Ha? Sa DCME kami noon. Mga kaibigan. Ngayon, ano tawag mo rito? Si Cory noon hindi pa nagsisipilyo. Binabanata na sa radyo eh. Madaling araw pa lang eh, from sign on to sign off. Iyan ang mga pangyayaring tunay. Si Cory, ginalang ang press freedom sa bansa. Kaya naging malaya ang mga bumabatikos kay Cory. Kung tutusin ninyo, lugin-lugi si Cory no, nakaupo. Kung banatan, isang buong istasyon ng bumabanat, sipin ninyo yan. Kasama na tayo sa bumabanat. Yung isa namang istasyon namang pinanggalingan ko, mga kaibigan, ano tawag dito? Nagsip-sip yung El Shaddai kay Cory. Samantalang loyalist sila. Pagbibibir ako nun si Cardinal Sin eh. Di ba? Tinanggal ako ni Mike Velarde. Sa pagtatapat ni Cesar K. Rojas, yung presidente nung istasyon, nung nag-away na sila, sabi ni Cesar Rojas sa akin eh, alam mo, hindi naman ako nagtanggal sa iyo eh. Si Mike Velarde nagtanggal sa iyo. Kasi alam niyo na yan, El Shaddai sa simbahan yan eh. Mga kaibigan, aanin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo, di ba?
mga kaibigan. Eh, sinasabi ko lang sa inyo mga pangyayari. Halimbawa, ito, kausap ko yung mga military na security nila Marcos nung araw. Alam nyo, nung wala na sila Marcos, kawawa rin yung ibang mga sundalo, mga kaibigan na security nila. Ang ginagawa nitong mga to, umiikot sa mga coffee shop, nag-aabang ng mga public official na kakilala nila. Ha? Eh, paunti-unti pa nun yung mga official na naglalabasan eh, kasi takot sila lahat eh. O, kami, tumatambay kami sa mga kapihan. O, sa Manila Hilton, nandyan. Tatambay na rin sa labas yung mga kwan, yung mga PSC nung araw. Ha? Na sundalo, yung mga close-in securities ni Marcos at ni Imelda. Eh, namumukhaan kami kasi alam nila na pinatatawag kami sa Malacanang. May mga maraming beses yan patawag. Eh, halos sa isang buwan, eh, dalawang beses o isang beses isang buwan. Mga broadcaster, di ka naman pwedeng, hindi pwede, patatawag kayo eh. Oh, magle-lecture si Madam Imelde, mga kaibigan eh. O di nag-i-standby yung mga security ron hanggang sa naawa naman kami, ako. Yung iba, hindi nagbibigay yun, mga commentator. Ako lang, kung meron akong konti, nabutang ko na rin. Si Basco kaya, si Basco, laki ng katawan nun. Tinanong ko siya eh. Nagkwentuhan kami. Sabi ko, ano ba talaga nangyari nung araw? Wala, talsi kami lahat. Pinagtatadyakan sila ng sundalo, mga kaibigan. Sundalong Amerikano. Ha? Ang lalaki raw. Oh? Eh, sila, malalaki na yun, ha? Eh, wala. Nagmukha silang duwende, mga kaibigan. Sa mga pumasok sa Malacanang. Kaya natawa tayo nung itong si Juan, si Panama leader, yung si Noriega. Di ba? Pagkatapos nung kay Marcos, ba na palathala sa dyaryo, yabang ni Noriega, sabi ni Noriega, "Oy, kayo ah, yung ginawa nyo kay Marcos, hindi nyo magagawa sa akin." Mga kaibigan. Eh, anong hindi? Eh, yun, nagawa. Kinuha siya. Ewan ko kung buhay pa yun. Kinulong yun sa kwan eh. Yung island, mga kaibigan, kinulong yun eh. Oh, yan po, ha? Nasabi ko lang sa inyo. Eh, ano 72 hours. Mga kaibigan, ha? Ano 72 hours, 72? Gawa-gawa nyo lang yan. Ha? Walang ganyan. Eh, alam na natin ang kwentong lahat niyan. Kapir si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayong Webes na po, magsisimula ang lamay para kay dating Presidente Fidel Valdez Ramos. At ito po ay sa Heritage Park, dyan po sa Taguig. Oh. Pero may mga schedule po kung sino-sino ang pwedeng makapunta at makadalaw. Kasi wala na, sinunog na eh. Kinremate na si FBR, mga kaibigan. So, yung pwedeng makiramay na lang doon ay may mga kanya-kanyang schedule. Simula po yan sa August 4 o sa Huwebes.
ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na